Sa isang malayong bayan, may isang apartment na napabalot ng kahalayan at kadiliman. Mayroong kwento ng kababalaghan na naglalaro sa isipan ng mga nakatira doon. Ito ang kwento ni Jake, isang simpleng taong napilitang lumipat sa nasabing apartment matapos mawala ng trabaho at matubos ang kanyang pagkakautang. Sa unang gabi ng paglipat ni Jake, agad siyang nagdanas ng hindi pangkaraniwang mga karanasan. Habang siya'y natutulog, nagising siya nang biglaang may maririnig siyang tunog na galing sa kanyang kusina. Sa pagtungo niya doon, nawala ang tunog at tila wala ng anumang palatandaan ng kawalan. Ngunit ang katatakutang karanasan ay hindi nagtapos doon. Sa mga susunod na araw, unti-unting lumalala ang mga pangyayari. Nagkakaroon ng mga hindi maipaliwanag na anino na sumusunod kay Jake sa bawat paggalaw niya. Maririnig niya ang mga malalalim na hilinghing sa gabi at naririnig ang mga hakbang na tumatakbo sa kisame ng kanyang kwarto. Lalo pang naging kakilakilabot ang mga pangyayari ng isang gabi. Habang siya'y nakatulog, si Jake ay nagising sa isang kahindek-hindek na panaginip. Sa kanyang panaginip, nakakita siya ng isang anino na nakatayo sa dulo ng kama niya. Nakatingin sa kanya na may mga matang pula at ngiti na puno ng kasamaan. Kasabay ng pagmulat ni Jake, nawala ang anino, ngunit ang takot at pangamba ay nanatili sa kanyang isipan. Nalugmok sa kaunos-lunos na kalagayan si Jake, naghanap siya ng tulong mula sa mga kapitbahay at sinabi ang mga pangyayari. Sa takot at pangamba, sinabi ng isa sa mga residente na ang apartment na iyon ay kilala sa mga kwento ng mga espiritong hindi makaalis. Maraming nakatira na ang naglaho ng walang anumang paliwanag, kahit na sa mga kalagayan na tila walang dahilan para mawala. Dahil sa labis na pangamba, nagpa siya si Jake na lumikas at iwan ang apartment. Ngunit bago siya tuluyang makaalis sa nakakatakot na lugar, may isang huling pangyayari na nagpabago sa kanyang pananaw. Isang gabi, habang nagliligpit siya ng kanyang mga gamit, isang mensaheng may kalakip na larawan ng kanyang sarili ang lumabas sa kanyang cellphone. Ito ay isang letrato niya na kanyang kahalili na nagsasabing, "Huwag kang aalis, Jake. Ito na ang iyong tahanan. Ito na ang iyong huling tigil." Ngayon, si Jake ay natagpo ang nakabalik sa apartment, isang nakakakilabot na ngiti sa kanyang mukha. Ang kahalayan at kadiliman ay hindi na lang nasa labas, kundi sa loob na rin ng kanyang kaluluwa, dahil siya mismo ang naging biktima ng kapangyarihan ng apartment na walang katapusan.